Let us now bless the Lord. Age to age, you're still the same. I, the
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Dinuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin at ang lahat ng aming pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oh,
Ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke chapter 15. Verses 11 to 24. Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired men have food to spare? And here I am, starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men." So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.
But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinupunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.' At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at tinagkan. Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.' Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, 'Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya.' Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya." Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, isang maganda papagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Luke chapter 15, verses 21 to 24, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Ayon kay San Lucas, Kabanata 15, 21 hanggang 24, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanyang suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya.
Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Hindi katulad ng isang anak na umuwi nang mag-uumaga na. Hindi niya alam, hinihintay pala siya ng kanyang nanay. Nung umuwi siya, pumasok sa pintuan, nagulat siya. Piningot at pinagalitan ng nanay. Saan ka nang galing? Ikaw, binata ka. At sinabi naman ng binata, Nay, nanay, huwag niyo po akong saktan. Nanggaling po ako sa isang strip bar. Alam niyo yung strip bar? Sa strip bar, lugar yan kung saan may mga dancer. Kaya nagalit yung nanay. Ikaw talaga. Ikaw ang panganay. Tapos ikaw pa ang lumalaki ng ano ba yung tawag doon? Lumalaki ka ng paliko, hindi patuwid. Hindi mo ba alam na ang lugar na yan puno ng kasalanan at tukso? At marami ka diyang makikitang bagay na hindi mo dapat makita. Sumagot ngayon yung anak, Nay, nakita ko po yun. Yung mga bagay na hindi ko dapat makita. Dumihilat yung mata ng nanay na curious. Anak, sabihin mo sa akin, ano ang nakita mo? Sinagot ng anak, si tatay. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na po natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Villard. Hindi ako nakita niya. Oh, kumusta na kayo? Thank God! I am blessed, happy, and prosperous na ka. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wakas sa pag-ibig, malaya, payapa, maroon, maghihawa, at matulungan! Thank God. Thank God for my malakas at pag-uwi ka. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Bata man matanda, bata man matanda, lahi may matiga. Pag narinig ka na niya sa ika, sasabihin ko ibang ibang ay sa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Pagkay El Shaddai! El Shaddai sa kanya'y nagbigay. Anong mangyayari? Hindi na ako buhay. Si El Shaddai ang sinunod ng tunay. Siya
kayo. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman. At matalino pa. Pagpapakay El Shaddai, El Shaddai, sa kanya'y aking kaya. Anong mangyayari? Sisipin niyo na pagpuhan. Kasi El Shaddai, sino na pagpunan? Siya ka! Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman. At matalino pa. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman. Magmatalino pa. Thank God. Thank God, ako'y malakay. At mag-uwi ka. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wag asa. Happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwi, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, magaginhawa, at magagawaan. Purihin ang Panginoon. Tasa niyo ang dalawang kamay. Tatanungin kayo, anong tawag niyo dun sa patay na muling nabuhay? Sabi nung tatay, maaring nagbubulong-bulong kanyo, no? Alibughang anak na naman ito. Pero makinig po kayo sapagkat mayroon pong ipinakikita ang Panginoon na hindi pa natin nakita sa kwento ng alibughang ito. This is called the parable of the lost son. A parable sa Tagalog ay ano? Talinghaga. Mahilig ang Panginoong Kristo magkwento ng talinghaga upang isalarawan ang paghahari ng Diyos. The parable stories has a purpose that is to give the listeners a clear view or picture of what the kingdom of God looks like. So sa talinghagang ito, may ipinakikita po ang Panginoon sa ating lahat na hindi pa natin nakikita, at ako'y naniniwalang ngayong gabi kapag ito'y inunawa nating lahat, mayroong kayong special na pasalubong. Tasa kamay niyo. Ano ang tawag niyo doon sa sabi ng tatay sa kanya mga alipin? Quick, get the best robe and put it on him, the best. Kunin niya ang pinakamagandang kasuotan na inihanda na ng kanyang ama bago pa umuwi yung bata. Ano ang tawag doon? Ha? Pasalubong. Pasalubong. Narinig niyo yun? Isa ko yung salitang pasalubong. Lagayin niyo ang ulo niyo sa kamay niyo. Gusto niyo muna ng kwento? So sa loob ng isang buwan halos, ako po ay umikot ng California at saka State of Washington sa Amerika, particular in Seattle.
At karamihan pong lumapit sa akin doon, mga kapatid natin, ang kwento ay isa. Nakarating sila doon sa Amerika at gumanda ang buhay dahil sa pasalubong na nakuha nila dito. Pasalubong. At ako ay nananalig na lahat na inyong tatanggapin pasalubong ngayon ay iba sa iba. Sabihin niyo, the best. So when God gives a gift, it is always the best. And we are His best gift to each other. Tayo ang pinakamahusay na biyaya at pasalubong ng Diyos sa isa't isa. Amen ba? So ang talinghagang ito ay nagsasalarawan ng paghahari ng Diyos. Ilalagay ko ang aking sarili at ang inyong sarili sa talinghagang ito. At ito po'y nagaganap sa kasulukuyan. Nagaganap sa gawain ito, nagaganap sa iba't ibang gawain na hindi po lamang namamalayan natin. Kanina, sa banal na misa, ang mabuting balita ay tungkol po sa masaganang ani. Masagang ani sa kaharian at paghahari ng Diyos. At ako'y naniniwala, at kung kayo sasama sa aking paniniwala, sasagana tayong lahat. Sasagana tayong lahat. Amen ba? Okay. Find your partner. Find your partner. Ang unang itatanong mo sa partner mo, anong pasalubong ibig mo? 1+1. Pangalawa, ang sasabihin mo, the best. Ulitin nyo. 1+1. 3+3. 3. Totoo yun? You really would like to receive the best pasalubong? Okay, sabihin mo sa partner mo, makinig tayo ng mabuti. 1+1. 3+3. 7+7. 7. Okay. Sa ating at mga pre-request pasalubong, your wallets, handbags, passports, agua abilina, bottled water, everything you have. At tayo ngayon ay magpasalamat sa Kanya. Let's give Him thanks with a grateful heart.
Panginoon, salamat po sa pinaka magandang pasalubong niyo sa amin ngayong gabi. Ako po'y nananalig at nanampalataya na ito ay tinanggap ko na. Tinanggap ko na. Pangalan ni Jesus. Naniniwala kayo doon? Okay. Bibilang kong tatlo. Sa bilang kong tatlo, tatalong kayong tatlong ulit. Sa pangatlong ulit, sabay upo. Kaya niyo yon? Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Brothers and sisters, pakinggan niyo po ng mabuti ang magandang balitang ito. This is real good news for all of us. I have preached this parable of the lost son or the prodigal son several times. But for tonight, there are several new revelations that I'd like you to receive tonight. Mayroon po kong bagong mga nasilip, ipinasilip sa akin ng Espiritu ng Panginoon na magagandang bagay
sa talinghagang ito ng tinatawag na alibughang anak. Ang unang tanong ko sa inyo kanina, ano ang tawag doon sa isang patay na muling nabuhay? Sa isang nawawala na biglang sumulpot pagkaraan ng mahabang panahon, ano ang tawag niyo doon? Ha? Ano? Ulitin ko, ano ang tawag niyo doon sa isang patay na biglang muling nabuhay? Sa isang nawawala ng mahabang panahon na biglang lumutang. Lakasan nyo. Ulitin nyo. Himala. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, I always say, miracles are forever, but they do not just happen until you make it happen. Naunawa niya aking English. Miracles are forever. Ibig sabihin, sa bawat sandali, may himalang nagaganap. May himalang nakalaan ang Diyos sa sinumang sa Kanya nananalig at nanampalataya. Subalit ang himalang yan ay hindi po natin makikita o mararanasan maliban gumawa tayo ng isang bagay, pakikilusin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang ang himalang kailangan natin ay makita at maranasan natin. Narinig niyo ba yun? Sabihin niyo, miracles are forever. Sa Amerika, nagulat po ako, lahat doon po ay naghihintay na po nung ating pelikulang Miracles Are Forever. Sabi niya, Brother Mike, akala namin ay palalabas niyo na yon. Gusto niyo makita yon? Sa aking birthday, August 20, ngayong August na darating, mayroon po akong inihandang raffle regalo, isang condo unit dito sa Ambel Mansions, at isang pangkabuhayan rolling store na nagkakahalagang 300 to 500,000 pesos. Para maranasan nyo ang mahimalang kabuhayan na ilalarawan sa atin ngayon sa talinghagang ito ng alibughang anak. The premier showing of Miracles Are Forever will be held on this place on August 20. Yung gustong masali po doon sa raffle ng condo unit, doon po kayo papasok sa loob ng El Shaddai International House of Prayer. Iba po yung presyo ng ticket doon. Yun dito naman sa pangkabuhayan, iba naman yung presyo dito ng ticket. In other words, to be included in the raffle, kumuha kayo ng ticket. The proceeds of that premier showing will be for our mission hope. Sagana ang aanihin, subalit kakaunti po ang manggagapas. Sa pamagitan nito, ilulunsad natin ang malakihang misyon dito sa ating bayan at sa lahat ng bansa. At ako'y naniniwalang kung paano ito sinamahan ng Diyos sa gawain ito mula noong 1984, lalo tayong
lalong paigtingin ng Diyos ang kanyang pagkilos sa kaligitnaan natin. Amen po ba? Ano ko sa inyo? Patay o buhay? Pipiliin natin ang buhay. Hoy, alam nyo, ang balita ko pagdating ko, yung buhay party list, walang nakuhang boto sa San Fernando, Pampanga. Zero daw tayo doon. At saka sa Angeles City, zero din tayo. So may himalang nangyari sa Hocus Pocus. At yan po ay pabibilang natin uli. Para malaman natin kung ano ang ginawa ng ating makatiwala sa COMELEC. At kapag iyan ay matunayan na sila po ay may ginawang kababalaghan, papanalangin kong silang lahat ay iprobot ng Panginoon. We will pray for their promotion. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakikita ko sa inyo ang maikli lang. Ha? Maikling iksi na doon sa Miracles Are Forever na hinanda po ng ating Director Carlo Caparas. It's just a 30 second there, but yung ibang parte niyan ay tuwing may gawain tayo, pakikita, pasisilip sa atin kung ano nga ba ang mga nangyari sa ating mapapanood na ito. Here is the first trailer. Itong labag sa kasunduan. Para si DNA ni Marwan. Ayaw nila ng kapayapaan. Ayaw nila ng pananagutan. Lalaban tayo hanggang sa huling bala. Kahit anong mangyari, sama-sama tayo. By diversion, by skill. Send reinforcements, sir! We triumph. Yes! Wala na si Daddy, kaya umiiyak ka. Tayo. Di ba, Mommy? Ayaw lang umuwi si Daddy. I'm dying, Lenore. Ako ng doktor. A year. If I'm lucky, or a case of cancer. Ibigay ko lahat sa akin. Iningatan ko. Babaunin ko. Ikaw na lang ang pag-asa para gumaling ka. Nap. Lumabang ka. At mayroon sa inyong mauhulog na biyaya ang sinumang makatanggap ng biyaya nito. Diyan ay paghihimalaan ng Diyos. Ano si Jesus? Yes! Mutong ilalayo sa katawan mo, ha? Lagi mong babasahin at nadasalan, ha? Yan ang magiging protection mo. So, bahala sa katawan at kaluluwa ko para sa kaligtasan ng buong tropa. Sa katuparan ng ating mga misyon. I'm proud of you, boys. Miracles are forever, but they don't just happen, you have to make it happen. Purihin, purihin ang Panginoon. Tatlo pong iksi na yan. It's a trilogy. One miracle is about yung magkasintahan na bago nung naghahandang pagkapapakasal, hinimatay po yung lalaki, binata,
at na-hospital. Pagdating sa hospital, ang diagnosis is stage 4 cancer. Ilang linggo na lang mabubuhay. The other one is titled A Mother's Misery. Yung madalas ikwento ko sa inyo na nagbalak na isang inang patayin yung kanyang tatlong anak at siya to commit suicide. Pero sa biyaya ng Diyos, iniktas sa lang lahat. Nasa kamay nyo. At yung recent po ay yung may putukan sa Mindanao na kung saan nasawi po ang 44 special forces natin ng kapulisan sa isang engkwentro. Dalawa po ang naligtas doon na mahimala. Yung isa ay mayroon panyulitong ilsaray sa dibdib. Yung isa naman ay may hawak na 10 rosaryo sa kanyang mga kamay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. I always say, miracles are forever, but they do not just happen until we make it happen. I am writing another book titled El Shaddai's Miracle Touch. Ang mahimbalang paghipo ng Diyos sa bawat tao na kanyang tinawag at nangangailangan ng hipo ng Panginoon. One of the purpose of my long visit and vacation sa California is my annual check-up. Kasi noong January, nandito po yung aking cardiologist, si Dr. Rodolfo Soto. Tuwing uuwi po yun, ina-examine po niya ako sa akin tanggapan. At noong nakaraang January this year, sa kanyang pagtingin sa akin, medyo nabahala siya. Nakita ko sa kanyang mukha na nababahala. Alam niya ang doktor, alam po ang pasyente niya. He is my doctor for 18 years. Don't worry. Hindi po ito masamang balita. Ang sabi lang niya, Brother Mike, pumunta ka ng Amerika. Kako, bakit, Doc? Ang tibok ng puso mo masyado mabagal na. Your heartbeat is down to 46 per minute. Pag sinabing 46 per minute, ibig sabihin noon, pahina ng pahina hanggang sa tumigil. So sabi niya, medyo tumagal-tagal ka this visit because pag-aaralan natin kung iyan ay lalagyan natin ng pacemaker para i-improve ang heartbeat mo. That was January. So anyway, hindi po ako nabahala.
I know miracles are forever. But you have to make it happen. God is willing to do a miracle for you anytime, everywhere. But you have to make it happen. So for my heart to improve in heartbeat, I talk to my heart. Kinausap ko ang puso ko. Ang sabi ko sa kanya, gusto mo bang humaba ang buhay natin? Ang sagot niya sa akin, gusto ko. Kako, anong gagawin natin? Para kako, humaba ang buhay natin. Ang sagot niya sa akin ay, huwag nang masyadong mahaba ang pagsasalita mo sa gawain. At agagahan mo na ang uwi mo para tayo makatulog ng maaga. That's why you notice that pinakausap ko sa inyo since January na iksian at maaga ang ating simula ng gawain. Then, nagkaroon ako ng katulong yung aking mga anak ahead to read the gospel reading and give some pep talk. So what is left to me is not more than an hour. So anyway, after nung ating silver jubilee ng El Shaddai for UEC Canada and Europe sa Los Angeles, California, and by the way, congratulations to all our workers in California for a very successful silver jubilee of El Shaddai in the USA, Canada, and Europe. After that, the following day, punta na ako sa akin, doktor. Naka-schedule na. Kasi ayaw niyang patagalin. So, nung umaga niyo, ako pwede nalangin. Pag nilagyan ka ng pacemaker, ay tama yung binahagi ko sa inyo nitong kakilala ko na nakumatos yung kanyang kapatid sa San Diego. Ang dahilan pala noon, yung kanyang pacemaker ay tumigil at nagkaroon ng infection ang puso. Ay sabi ko, paano yan kung tayo magdadala ng pacemaker? So, I prepared myself. For that examination, once again, and sabi ng puso ko, don't worry, be happy, I am okay. I am okay. So, pasok na ako sa examination. Ang unang kinuha siyempre ng aking doktor ay yung aking blood pressure at saka heart rate. Biglang gagulat siya. Sabi niya, your blood pressure is 120/70. Normal. And sabi niya, but your heart? Kako, Doc, what happened to my heart? The heartbeat is already perfectly normal. What can I say but praise the Lord? Amen ba? So after that, nag-treadmill ako. Ba, nakaabot pa ako ng stage 3. Alam mo yung treadmill? Every 3 minutes, ini-increase po ang rate niyan. Pabilis ng pabilis. Kung may sakit ka sa puso, the first 3 minutes, bagsak ka na. So sabi niya, Doktor, after 18 years of your bypass,
your heart is stable, perfectly normal, and very good. So, the other parts, organs of the body must be also examined. Sapagkat kapag ikaw ay na-heart bypass, mayroon kang maintenance pills. Kagaya ng panglusaw ng dugo, pang-maintain ng high blood pressure, in the long run, pwedeng magka-side effect yan sa ibang parte ng ating katawan. All prescription drugs had side effects on other parts of the body. It could be the liver, it could be the pancreas, it could be your kidney. So anyway, pagkatapos ng blood test, the following di tumawag sa akin ng doktor. Katabi ko si Sister Belen ng tanggapin ko ang tawag. Sabi niya, Brother Mike, naniniwala ka ba sa Himala? Ang sabi ko, Dok, ako pa ang tinanong mo. Alam kong mayroong kang Himalang sasabihin sa akin. Alam ang sabi niya, Himala nga. Alam niyo kung bakit? All your organs, the liver, the pancreas, the prostate, the kidney, etc. are stable and normal. Tasa kamay niyo. Ang sabi ni Sister Belen, sigaw doon sa telepono, Doc, mayroon pong parte na hindi normal. Wala na pong nagagawa. Hindi na po nagpa-function. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nag-usap sila dalawa ni Doktor. Aywan ko kung anong pinayo sa kanya. Anyway, I do believe lahat kayo nakarating ngayon at nakikinig sa mensaheng ito at lahat sa Amerika nagsabi sa aking pakikinggan namin ang inyong message pasalubong sa lahat at kahit po kami wala doon sa Maynila, kapag narinig namin ito, kami rin ay tatanggap ng isang malaking himala. Amen? Okay. Let's go back to the parable of the prodigal son. There are so many things that Jesus wanted his followers, his disciples to learn what looks like, what the kingdom of God looks like. Ano ba ang nangyayari sa mga paghaharian ng Diyos? In this parable of the prodigal son, the first thing that the Holy Spirit made sure that I understand is this. All of us, lahat tayo na sumasampalataya, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas. Nananalig tayo na di man natin nakikita, di man natin nararanasan, di man natin nahihipo, totoong may Diyos. Totoong may Diyos. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayong totoong may Diyos? Kasama kayo dito sa unang larawan na ipinakita sa akin ng Panginoon. There were two sons, sabi sa parable. The younger approached the father and said, Father, give me my share of the estate. Ama, ibigay mo na sa akin ang aking bahagi umana sa inyong kayamanan. At ibinigay naman ng ama. Ano ang nakikita nyo dito? Lahat
na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko, ay katulad ng batang ito. May bahagi sa kayamanan ng Diyos. May manang mahihingi tayo sa kayamanan ng Diyos. At hindi nag-atubili ang Ama na ibigay sa batang ito ang kanyang bahagi ng kayamanan. Kung isa-isahin ko sa inyo yung nakausap ko sa Amerika, for example, yung isang family doon, a family of 12 sa Seattle, isa sila sa mga dumadalo sa ating gawain. Naglalakad lang sila. Ni chinilas wala sila. Hindi na alam kung saan kukunin ang susunod nilang kakainin. 12 sila. Subalit nanalig silang may mamanahin sila sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Kaya umulan, bumagyo sa lunita, naroroon sila. Walang patid. Isa-isang pinagpala ang kanyang mga anak nakarating sa Amerika. Silang lahat ay naroroon na sa Amerika. Lahat matatag ang kanilang kabuhayan. At bilang regalo sa kanila, bumili po ng isang unit dito sa Ambel Mansions. Narinig niyo yun? God did not create man to suffer in poverty and in need. And for that matter, brothers and sisters, if you are going to re-read the book of Genesis, bago niya nilikha ang tao, lahat ng kayamanang kailangan ng tao, nilikha ng Diyos. The cattle in 1,000 hills, the silver and the gold is buried right there on planet Earth. Lahat na kayamanan sa langit sa paghahari ng Diyos, naririto na. Ang damit na ating dinaramit, ang inumin, ang pagkain, ang magamot kapag tayo nagkakasakit, saan galing yan? Sa lupa, sa mga halaman. Kung hindi po lang nagkamali yung ating unang mga magulang, si Bat Shadan, hindi dapat tayo naghirap. Walang magkakasakit sa atin. Walang magkukulang sa atin. At pagkatapos likhain ang lalaki at babae, pinagpala sila ng Diyos at ang wika ng Diyos sa kanila, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Bawat may buhay ay magmumultiply ng sarili. Hindi kukulangin ang tao sa anumang bagay dito sa balat ng lupa. Amen ba? Now, brothers and sisters, bago ko balikan yan, mayroon kong magandang kwento dyan tungkol po doon sa pagkatapos ng malaking baha na inabot ni Noah. I was choosing between the parable, this parable of the prodigal son, and what Noah did after the great flood. May pinangako ang Diyos doon kay Noah na sinabi niya, "Never, never again will I curse the earth because of man. Though I know that the heart of man from childhood is evil." Lahat na kanyang nilalang na tao, sabi ng Diyos, masama ang laman ng kanyang puso, kaya niya ginunaw yung unang mundo. Pero pagkatapos noon, nangako siya sa kanyang sariling, "Never, never again will I curse the earth." That's why the earth we are living now in our generation is a blessed earth, not a cursed earth.
sapagkat na magkasala si Ebat si Adan, sinumpa ng Diyos ang lupa. Kay lumutang ang mga sakit sa mga pagkain, sa inumin. Diyan galing po ang mga sakit na yan na ating nararanasan sa pagkain at inumin, lalo na sa ating kapanahonan, sapagkat naging pabaya tayo sa ating kapaligiran. Hindi natin maaring sisihin ng Diyos, kundi ang ating sarili. But let's go back. That will be our topic next Saturday. Babahay ko sa inyo ng malinaw na malinaw a sequence or a sequel of this message tonight. All of us has a reserve inheritance in the kingdom of God. Ask for it, God will give it to you. Kaya madalas sinasabi ko sa inyo, kung hihingi kayo ng bahay at lupa, huwag barong-barong. Kung hihingi kayo ng sasakyan, huwag yung kakalabog-kalabog. You know why? God's gift to every one of us is always the best. It's always the best. And so, itong nilarawan ito ng bunsong anak, alam niya, kailangan malaman natin ang ating karapatan sa kaharian ng Diyos. It is our right to ask for peace. It is our right to ask for a house in lot. It is our right to ask for a car, the best. It is our right to ask for a prince charming, guwapong tulad ni. And sabi sa Biblia, whatever you ask, if you believe, you will receive it. Amen ba? So this young one believed that his father will not say no to him. At binigay naman ng ama. Binigay ng ama. So this is the first picture I'd like you to picture out in your mind. Use your mind. Huwag mong isipin na ikaw ay mahirap. Huwag mong isipin na wala ka ng pag-asa. Huwag mong isipin na matanda ka na. Sa El Shaddai, ang tawag doon sa Amerika sa mga babaeng 70 years old, Golden Girls of El Shaddai. Golden Girls of El Shaddai. Amen ba? So anyway, sabi sa Biblia, he got it. Ano pagkatapos na ibigay sa kanya itong ginawa niya? Nakinig ba kayo kanina sa reading? The reading is hanggang doon lang sa alibong ang anak. Hindi ko na sinama yung panganay. Ibang istorya naman yun. So anyway, after that, ipinagbili niya yung kanyang bahagi na mana. Pagkatapos, anong sinasabi? Nang ibang bayan siya. Iniwan ang tahanan ng kanyang ama at sa ibang bayan niya nilustay sa diwastong pamumuhay ang minanang kayamanan buhat sama. Now, picture this as you are. May prayer request ka. Kasi pagkat may lumapit sa akin sa Amerika. Her prayer request was granted. She made it in America. But for several years, she never attempted to attend a prayer meeting of the El Shaddai DWXI prayer partners. Mayaman na siyempre. No? Nakalimutan na niya
yung kanyang pinanggalingan. At sa dikalaunan, nagkasakit ng matindang karamdaman hanggang sa naubusan muli ng kayamanan. So the second picture is, remember this, ang tira kahit gaano kalaki, kapag namuhay kang hiwalay sa Diyos, madaling maubos. Madaling maubos. Ganyan po ang karamihan. Nagkaroon ng hanap buhay, naging busy, kaya pagdating ng gawain o pagsamba sa Diyos, magpapadala na lang prayer request at ikapo. Busy ako, pakipadala na lang ito, pakihulog doon o pakibigay. Hindi po yan ang pangunahing kailangan ng Diyos. Hindi po ang pangunahing kailangan ng Diyos ang ikapo nyo. Ikaw mismo ang kailangan ng Diyos. Remember this, we were born into this planet Earth so that God will have somebody to represent Him here in the physical. Hindi natin makikita ang Diyos sa physical na nyo, subalit lumingon ka sa katabi mo. Tingnan mo mukha ng katabi mo. Ano mukha yan? Kanino kawangis yan? Pag iyan ay nakangiti, kawangis ng Diyos yan. Pag iyan ay nakangiwi, kawangis ng demonyo yan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Are you following me? So marami pong ganitong kwento. Pagkatapos pinagpala, naging abala sa kanyang pagpapala, nakalimutan ng Diyos. Ni hindi na po dumalaw sa simbahan. No? So anong nangyari? Di magtatagal, maubusan yan. Hindi man maubusan ng pera yan, maubusan ng pasensya yan. Sapagkat darating dyan sa kanya ang sari-saring problema sa buhay na hindi malulutasan ng anumang pera sa balat ng lupa. Amen? Iyan po ang inilarawan ng alimughang ang ito. Pagkatapos tanggapin niya ang kanyang mana, lumayo siya sa kanyang ama, nagsarili. Palibhasa'y wala na sa ama, wala na magpapayo sa kanya. Unless we continue to listen to the gospel or the word of God, we will be lost in this world. Maliligaw tayo sa mundong ito. Walang gagabay sa atin. Walang magpapayo sa atin. Kung hindi ko po nasumpungan ang salita ng Diyos, siguro matagal na po kung nawala sa mundong ito o nagwala sa mundong ito. Ito po ang bintahe ng mga tao na kasumpong ng salita ng Diyos sa himpila ng kahit nasa malayong lugar sila, napapakinggan nila ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. So ano ang nangyari? Di nalakalaonan, nagkaroon ng financial crisis sa bayang kanyang pinuntahan at naghirap ang batang ito. Nagdalita siya. Sabi sa Biblia, namasukan siya bilang katulong sa isang babuyan na kahit pagkain ng baboy, naglalaway na siya, subalit walang magpakain sa kanya. Ganyan, kahirap ang aabuti ng isang taong humingi ng pagpapala sa Diyos. Pagkatapos, tinilikdan ang kanyang Diyos. Goodbye, El Shaddai. Saka na tayo magkita sa ikalawang buhay. Hallelujah. Makakita ka kaya doon? Kung nawala ka dito, wala ka rin doon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, third picture,
Pangatlong larawan na ipinakita sa akin ng Panginoon sa tagpong ito ng alibog ang anak, ang pagkawalay sa Diyos ay isang malaking kasalanan. In fact, for that matter, what separates man from God is his sin. And once we commit a sin, daraan tayo sa matinding kahirapan ng kalooban, hirap ng katawan, lalayuan tayo ng ating mga kaibigan. Ito po ang masaklap. Sa panahon ng iyong kasaganaan, maraming aali-aligid, maraming lulutang na kamag-anak, kagaya ko ngayon, maraming lulutang na kaibigan. Pagdating ng kahirapan, pag wala ka na, wala na silang lahat. Ni ang baboy, hindi na siya pinapansin. So ang sabi niya, ano ba ito? Ano nangyari sa akin? Kapag nagigipit na, kahit sa patalim kumakapit. So ang binatang ito, anak ng isang mayaman, ano ang ibig niyang kainin man lang para mapunan yung kanyang tiyan? Pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy. So, that is the third picture. No? Once you run away from God, you will certainly encounter poverty of spirit, poverty on material and physical, and hirap ng kalooban. Bakit? Sabihin mo, noon, malapit ka sa akin. Ano mang hingin mo, binibigay ko. Ngayon, pambili man lang ng kapagkain baboy, walang magbigay sa kanya. Tanda niyo ito, kapag wala ka ng kaibigan, wala ka ng kamag-anak, baka pati asawa mo, iwang ka. Baka pati mga anak mo, iwang ka. At marami pong ganyan nilapit sa akin sa Amerika. So are you following? Sin enslaves a person. Ang kasalanan ay patindi ng patindi yan. Pag hindi ka bumangon agad, ididiin kang ididiin. One lie after the other. Magpapatong-patong ang pagsisinungaling, kasinungalingan. Hanggang sa hindi ka na makabangon, hanggang sa hindi mo na makilala ang sarili mo. Are you following me? Nakikita niyo ang itsura? Ha? So what do you need? At that time, wala nang makapitan ang mamang ito. Ano ang ginawa niya? Ano ang ginawa niya? When you are in dire need, whatever that need is, you need a miracle. You need a miracle. It's only a miracle that can save you. Once you are down deep in the pit of sinfulness, wala ka nakikitang mali. Lahat tama na. Only mali ng mali, yung tinatawag na spiritual and physical deterioration happens.
hanggang sa unti-unti ka na, kumbaga sa kandila, unti-unti ka nang nauupos, natutunaw. So at this time, at this moment, this young man needs a miracle. And a miracle happened because he made it happen. Ano ang himalang nangyari sa batang ito? Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang kalagayan, naalala niya ang kanyang ama at ang kanyang sambahayan. Sa loob ng sambahayan ng aking ama, walang kulang. Ang makatulong sa gana sa lahat ng bagay, ako naman rito ay naghihirap, nagdadalamhati. Ito ang aking gagawin, ang sabi niya. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ko sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ko dapat yung tawaging, karapat-dapat na tawagin ang inyong anak. Ituring niyo na po lamang ako na isa sa inyong mga alipin. The miracle at that moment started to shape. Once you come to realize the mistakes you have made, not thinking of what other people has done to you, but what you have done. Kadalasan kasi natin ang sinisisi natin kung sino-sino na ang nasisisi. Pero tiningnan niyo ba ang inyong sarili? Sinuri niyo ba ang inyong sarili? Itong alibughang ito, hindi niya sinisi yung mga babaeng naglinustayan ng pera. Hindi niya sinisi yung kanyang mga kaibigan. Hindi niya sinisi yung panahon ng kahirapan. Nakita niya kung bakit naroon sa kanyang kalagayan na hindi dapat siya naroon. Naalala niya yung kanyang ama. First thing to do if you want a miracle to happen is remember God exists. Remember God exists. And a miracle happened because this man made it happen through what I call now, listen to this, the miracle of a good confession. The miracle of a good confession. I have never shared this with you. No? But this is what happened to this lost son, to this prodigal son. So brothers and sisters, look. So he realized his mistake. Nag-isip siya. Tandaan nyo, lahat ng bagay, himala, kahirapan, kasaganaan, kasiyahan, kalungkutan, sa isip nagsisimula. Sa isip nagsisimula. Nung ako po ay ma-diagnose last January that my heart is beat is so low at 46, I start to visualize and talk to my heart. You can talk to your knees. Tuhod nyo, kausapin nyo. Pag nahirapan na kayo, huwag mong sasabihin na ang hirap naman ang tuhod ko. Ito masakit ang tuhod kong ito. Magtatampo yan. Lalo kang magkakasakit. Lalo kang hindi makakakilos. Purihin mo ang tuhod mo. Puruhin mo ang baywang mo kahit 44 na yan. Amen ba? Ang tao kasi mahilig sa pintas. Mahilig sa pintas. Kaya sabi ko, Sister Belen, huwag mong pinipintasan yan. Ha? Magagalit yan. Hallelujah. So I started to press my heart. And I said, we will go back to normal life because we will live for 120 years. Amen. Next Saturday, I will tell you why I am claiming for 120 years. Nandun po yan. Sa aklat ng Genesis, after the great flood, it was God's promise to Noah and his descendants.
Anyway, coming back to this, so the boy, the prodigal son, decided to confess, to make a very good confession from his heart. In fact, for that matter, prinaktis niya, di ba? Doon pa lang sa babuyan, napag-isip-isip na niya, itong aking gagawin. Babalik ako sa tahanan ng aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ko sa Diyos at sa inyo. Patawarin niyo na po ako. Kahit hindi na ako tanggapin bilang anak, tanggapin niyo na ako bilang alipin sa iyong sambahayan. Then, the next verse said, and he got up and went. Yung inisip niya, yung prinaktis niyang confession, hindi lang prinaktis. He did it. Ginawa niya. Kumilos siya. Hindi niya hinayaan na ma-paralyze siya ng kanyang kahirapan. Hindi niya hinayaan na mawalan siya ng pag-asa sa ganung kalagayan. Ibinalik niya yung kanyang isipan sa tahanang iniwan niya, sa tahanan ng kanyang ama, na sagana sa lahat ng bagay na kailangan niya araw-araw. Amen ba? So he went. Nakikita niyo na ang tagpo. Tingnan niyo isang mamang gutom na gutom. Ha? Ang dungis-dungis, parang baboy. Mukha ng baboy. Lumalakad na. Papunta na doon sa tahanan ng kanyang ama. This is another picture that I'd like you to remember and do not forget. Once you commit a sin to somebody else, you are committing a sin against God. Ang kasalanan ng mamang ito sa kanyang tatay, nilusta yung kayamanan ng kanyang bahagi, ng kayamanan ng kanyang tatay sa diwastong pamumuhay. At nagkakaroon lang ang tao ng diwastong pamumuhay kapag hiwalay siya sa Diyos. Kapag hiwalay sa Diyos. Ano nga ba ang mga drug-durigista ngayon? Mga drug addict na nagsisusuko ngayon sa administrasyon ni President Duterte? Bakit sila nagsisuko ngayon? Lumulutang ngayon? Nakakagulat po, ang dami-dami pala niyan. Laganap pala niya sa kabuong kapuluan. Tama ang sinabi sa akin ni Mayor Duterte, nung mayor pa siya ng akin, pumunta siya sa akin 3 weeks before the election. He came to me to confess everything about him, in what he has done, in what he's doing, in what he will do to this drug menace. Kaya ko po nabuo itong good confession. Nabalitaan ko na yung panalangin namin dalawa ni Mayor Duterte at that time, who is president now, ay naging viral sa Facebook. Somebody nilabas nila doon sa Facebook. Although I must tell you, I voted for Vice President Binay. You know why? Because I knew that guy personally. Kahit na iniwan na siya ng lahat ng kanyang mga supporters at mga kaibigan, hindi ko po siya kiniwan. Hindi ko po siya iniwan. Nasa kamay nyo, hindi dahil sa ayaw ko si Digong. In fact, I was convinced that he is the best man for our present times. Siya ang mama, siya ang lalaki na kailangan natin sa ating kapanahunan. Naharap na may tapang sa sumisira ng mga utak ng ating kabataan. This drug menace. Amen ba? At hindi po lang niya nananakot. Totoo pong gagawin niya yan. No, kaya doon sa mga nagtutulak niyan, mag-isip-isip na kayo. Sumuko na kayo. Amen ba? Tasa kamay nyo. Kung natatakot kayong sumuko kay President Duterte, kay brother ma kayo sumuko, kay Isaday kayo sumuko. Amen? Tasa kamay nyo.
kapag kay El Shaddai kay sumuko, hindi kayo papatayin. Bubuhayin kayo at bibigyan kayo ng bagong buhay at bibigyan kayo ng pamanang nararapat sa inyong buhay. Purihin natin ang Panginoon. Ha? Since that was a confession that Mayor Duterte made, I cannot reveal it to you. It is a secret. No? I should have voted for him, but I was already committed to my friend Binay. I know him personally. And it's a blessing na hindi po si President Binay ang, ay si Vice President Binay ang nanalo. Alam niyo kung bakit? Kung siya po ang nanalo, may problema ako. Siguradong may problema ako. Yung nakapilang tao ngayon sa Dabao, dahil ito nakapilang ngayon sa Ambel City, sigurado yun. Amen ba? Kaya sadyang mabuti sa ating ang Diyos. Mabuti sa ating ang Diyos. So anyway, the miracle happened because this guy realized his mistake and started to make a very, very good confession. So he went. He went. Bago ko sabihin sa inyo ang himala, ito pa ang tandaan nyo. Ha? Once we commit a sin against anyone, we have committed it against God. So dalawa po ang ating lalapitan para magkaroon tayo ng good confession. Yung taong nagkaroon tayo ng maling ginawa, lapitan natin, aminin natin, sorry, ganito po ang akala ko sa iyo noon. Brother Mike, akala ko nagpapayaman ka talaga si El Shaddai. May lumapit sa akin doon eh, naka-wheelchair na. Sabi ko, ngayon, anong kailangan mo? Paki-pre-over naman. Patawarin mo ko at pre-over mo na ako. So, pre-over ko siya. Pinatawad ko siya. Sabi ko, sa totoo lang naman, eh, hindi ko alam ng ginawa mong yan. No? So, you have to confess. So, this guy confessed to his father. And he confessed to God. Since we do not see God, in the church, we have the sacrament of confession. We must go to the spiritual leader that who represents God and confess our sin against God so that he will pray for you. And that is what I did with Mayor Duterte at that time. After he confessed everything, I asked for his hand and I said, Mayor, let us pray that God will guide you all the way and protect you. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi tuloy ng aking mga anak doon sa Amerika, nang lumabas mo sa Facebook, yun sabi na, Dad, matalino talaga yan si Mayor. Kako, bakit? Eh, hindi mo nang pre-over si Binay. Hindi mo nang pre-over si Ruhas. Hindi mo pre-over si Crispo. Pero si Duterte, pirini-over mo. Purihin. Eh? Oh, ito. Ito. Ito ang himala. Ito ang himala. De lumapit na siya. Diba? Ito ang isang picture na gusto kong iwan nyo sa inyong balintataw, sa inyong isipan, at sa inyong kalooban. No matter what... You have become a poster...
times. Panginoon. Taas ang kamay. Verses 20 to 24 says, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.
Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Nakikinig ba kayo? This story is my story. This story of the prodigal son is your own story. Kwento nyo ito. Kwento ng Diyos ito sa ating buhay. Isang larawan na malinaw kung ating susubaybayan ang kwentong ito, ang himalang tinanggap na nagkasalang anak, tatanggapin natin bilang pasalubong natin. Tandaan nyo ito, kahit po tayo nagkakasala, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Araw-araw, tumitingin ang Ama sa bintana, sa malayo, nag-aabang, umaasa na darating ang araw na kanyang ang anak na itinuring ng patay, sapagkat sa Biblia, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. So itinuring na po siyang patay. Itinuring na siyang wala na. Wala na. Subalit sa Ama, buhay pa siya. Sa Ama, inaasahan niyang someday, somehow, his son will come back. Babalik at babalik ang kanyang anak na inaasahan. That is how God is to us. He looks at us from everywhere, all over the earth. He wants to help. He wants to help. But we have to make the first step to receive that help again from God. Realize the mistakes we have made and confess. Make a good confession and do it without expecting a reward. Ang hinihintay na lang batang ito, inasahan ay maging alila. Sa Diyos, walang inaalila ang Diyos. Lahat tayo ay inaang kinaanak sa pamamagitan ng ating panalig at panampalataya kay Kristo Jesus na nag-iisa niyang anak. Tayo rin ay tinuturing na anak ng dakilang Ama. Anak na kahit nagkakasala tayo, anak pa rin tayo. He watches us from a distance. And through some other ways, we cannot see. Mga bagay na hindi natin nakikita at nalalaman, gumagawa ang Diyos ng paraan para maalala natin siya. Sa gitna ng kahirapan, sa matinding karamdaman, sa pangungulila natin, lalo na yung mga nasa ibang bayan, the first thing that will come to you, the Holy Spirit will remind you, God remembers you. God remembers you. And once we make that first step, the miracle takes place. So anong pagdating doon? Malayo pa, gusgusi na yun, galing sa babuyan. Kung ako yun, di ko na matatandaan yun. Pero ang tunay na Ama, kahit anong itsura na niyan, makikilala niya ang kanyang anak. Malayo pa, tumakbo na siya, sinalubong ang bata, niyakap at hinagkan. Ito ang aking anak. Sabi ng anak, Ama, wag mo na akong tawaging anak. Katulong na lang po sapagkat nagkasala ako sa iyo,
at sa Diyos. Hindi pinakinggan ng Ama yun. Ang sinabi niya ay ano, sa kanya makatulong, dali! Kunin niyo ang pinakamahusay na damit. Get the best robe and put it on him. Pero mayan, wala pa. Naghanda na ang Diyos na pasalubong, the best na pasalubong. Amen. And the miracle is, patay na, muling nabuhay. Nawala, biglang lumutang. Hindi lumutang bilang katulong, mualipin, kundi bilang anak ng pinakamayaman na Ama. Amen ba? So don't say, alam ang demonyo kasi ganito yan. Sasabihin yan, nako, kahiya-hiya ka na. Nakalimutan ka na ng Diyos. Galit sa iyo ang Diyos sa ginawa mo. Hindi nagagalit ang Diyos sa atin. Galit ang Diyos sa kasalanan. Galit ang Diyos kay Satanas na pinagbubuhatan ng lahat ng kasalanan. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi nababawasan kailanman. Amen? So ano? Nangyari yung hindi anaasahan ng mama na isang himala. Anong gulat kaya, no? Akala niya, nakuha na niya yung kanyang bahagi ng kayamanan. Wala na siyang parte doon, kaya magpapaalipin na lang. Ang hindi niya alam, ang kayamanan ng kanyang ama ay hindi nauubos. Sabi yan sa Biblia, Pilipos 4:19, at buhat sa kayamanang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen? And finally, buong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niya, minagpala. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Ang buhay ko ngayon. Buhay ko ngayon. Siksik-ling-ling ang biyaya. Buhay pagsubok ba ay hindi alintana. Ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalakasan. Sa pagkat sa landas ng kamahalan. Buong manalawa taas ang kamay. Finally! Ako ngayon malaya na. Ako ngayon malaya na. Finally. Sumigaw ang lahat ng mayaman. Ako ngayon mayaman na. Finally. Lumundag ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally. Sabay-sabay. Finally. And finally. Ako ngayon may bagong buhay. Ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally. Sumigaw ang mga tagumpay. Sabay-sabay. And finally. Finally. And finally. Finally. Saluhin ang biyaya. Purihin, purihin ang Panginoon. Lagay ang ulo sa kamay niyo. Lagay ang ulo sa kamay niyo. Always remember, tandaan niyo lagi,
ang Diyos ay mayroong reserve miracle for each one of us. May nakareserbang himala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano mang pangailangan natin, agaw buhay, hanap buhay, hanap bahay, whatever it is. Hanap asawa, hanap anak. Ha? Natatanda niyo isang announcer sa radyo ang pangalan Kuya Cesar? Ha? Yung byuda noon lumapit sa akin sa Amerika, namatay na pala si Kuya Cesar. No, ako'y nag-aaral, pinakikinggan ko ang programa noon. Dear Kuya Cesar. Lumapit sa akin, sabi niya, brother, may papre-over naman, gusto ko magkasawa muli. Hallelujah. Kako, ilang taong ka na ba? Sabi niya, 70. Well, anyway, the first step to your own miracle is a very good confession. Remember, all of us sin. Lahat tayo nagkakasala araw-araw. And that good confession is through that person whom we've committed a sin or who committed a sin against us and through God's ministers. Saan ko po yung hinango? Kasi may nagsasabing, dumiritso ka na lang sa Diyos. Mangumpisal ka na. Huwag ka nang dadalan sa pari. Total, ang pari naman yan. Makasalanan din yan. You should distinguish authority from personality. Yes, they are also sinners. But they have been given authority by God, by the Lord Jesus Christ, to bind and unloose. To bind and loose. Sabi sa Matthew. If you go back to 2 Samuel, when David committed a sin against God, anong kasalanan ni David? Binuntisan yung asawa ng kanyang general, si Bathsheba. Pagkatapos, pinapatay sa digmaan yung asawa ni Bathsheba para si Bathsheba makuha niya. Nagalit sa kanya ang Diyos. Sabi nung sinugo ng Diyos kay David, "This is what the Lord says. Out of your own household, I am going to bring calamity upon you. Before your very eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you. And he will lie with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel." Sabi ng propeta, yan ang sabi ng Diyos. Then David said to Nathan, the prophet, sent by God, "I have sinned against the Lord." Nathan replied, "Because you have confessed this, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. But because by doing this, you have made the enemies of the Lord to show utter contempt, the son to be born to Bathsheba will die." So, pinuntahan si David. Related po dito doon sa gospel story ng prodigal son. Ang sinabi niya, "I have sinned against God and against you." I can be very sure that his father, the father of this prodigal son, is one of the prophet of the times. This parable was told. And so, he both confessed to the prophet of God and to his father. That's why the church has a sacrament of confession. That is where we start. That's why when I open the healing pool, I ask every one of you to make a good confession to your priests, parish priests. And I was told that one lady, age 83, isang kapatid natin nakikinig sa radyo,
83 anyos, pumunta sa kanyang pare at nangumpisal. At ang sabi ng pare, ilan taon na kayo, inang? Sabi niya, 83. Kailan po kayo huling nangumpisal? Sa pare, ang sabi niya, kumpisal? Hindi pa ako nangumpisal kailanman. Ay, ba't kanya nangumpisal ngayon? Kasi sinabi po ni Brother Mike. Sinabi ni Brother Mike. Bakit naman? Kasi sabi ni Brother Mike, hindi ako makaapak doon sa healing pole kung hindi ako mangungumpisal. At pagkatapos ng umpisal, humingi ng certificate of confession. Sabi niya, Father, bigyan mo ko ng certificate na nangumpisal ako. Sabi niya, pati ba naman yan? Hinihingi ni Brother Mike. Siguro kasi naniniguro siya na mapapasok siya dito. Now, these are the things that most people do not understand. But later on, the Holy Spirit who is in us will make you understand it. Maunawa natin. Ngayon ako'y naniniwalang kayong lahat na dumadalo sa gawain ito, kinakasihan ang Espiritu ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat for the first time ngayong gabi, nang kinakanta natin ang finally, walang umaalis. For the first time, pinagmamasdan ko habang umawit ang finally, walang umaalis. Alam niyo kung bakit? Pasalubong. Pasalubong. Amen ba? Kung may umalis man, di ko sagutin yun. Ha? Kayong lahat na natili, you will have the best pasalubong tonight. Amen? Find your partner. Ayan. Unang sasabihin mo sa partner mo, ngayon, magsaya ka na. 1+1. Sabihin mo, bakit? Yan sa pangalawa, ha? 1+1. 3+3. 3. Okay. Akin kayo, akin kayo. Ito ang sasabihin mo sa uli, ha? We will receive tonight the best pasalubong. Ulitin nyo. Okay, makinig kayo. Ha? Makinig kayo. Hindi ko alam kung anong kailangan nyo. Pero alam ng Diyos yan. Saan kukunin ng Diyos yan? Sa isipin nyo. Sa isipin nyo. I'm teaching you now how to use your imagination. So, isipin nyo, the best. Ano sa tingin nyo ang the best na pasalubong sa inyo ngayon? Iyan ang sasabihin mo sa huli. We will receive the best pasalubong tonight. Ulitin nyo. 1+1. 3+3. 7+7. 4. Tasa kamay, tasa kamay. Okay. Mayroon ba kayo naisip? Okay. Pagtapong ko sa inyo, itong isisigaw nyo, Lord, salamat, ito na. Ah.
God bless you. Mag-blow out na kayo. Bye.